welcome sa Ralph Morales Music YouTube channel. O nga pala, si Ralph Morales, isang guitar player, isang composer, producer. So, sa February 2, meron akong i-release na bagong collaboration project with the featured artist. Kilalaan natin kung sino yung featured artist natin. Kilalaan natin sa video na to kung sino si Grimora. Hindi ko kinahiligan talaga to sa pool itong pag-gitara. Since childhood, ang kinahiligan ko talaga, gumuhit, drawing na lapat pa ng competition dati. Yung mga uncle ko, mahilig sila eh. Mahilig silang magtutugtog. Ikita ko sa nagbabanda. Nasar-asar ko lang sila dati. Luloko ko lang sila. Hanggang sa, hindi ko alam kung napikod o napagtripan ako. Pag daw hindi ko na natutong tugtugin yung pinakasimpleng kanta na alam nila, ako daw ay bading. Hindi ko malipat yung mga daliri ko pumunta sa E minor. Nadadalawang notang titipaan. Pinuruan nila ako na tugtugin yung Narda. Sikatan ng Narda noon, around 2006, 2005. Ayun, tire-diretso na hanggang sa makahiligan ko siya. Makagraduate ako ng elementary, napasabak na agad ako sa pagbabanda. Doon ko mas lalong na-appreciate ang instrumento, yung gitara. Bista pa ako noon. Hindi ako comfortable sa bass, ha. Hindi ko ma-express yung sarili ko, eh. Gusto ko kasi yung pag nanggigigil ka sa tugtog, mailabas ba rin doon sa instrumento mo, eh. Kaya nagpalit ako ng gitara. Nag-aral ako ng kunting theory. Ayun. And so on. Hanggang ngayon, yeah, addict na addict. Solar A 2.6C. Pinakalikot ko na itong konti doon sa friend luthier ko na taga QC. Pinarefret ko siya ng stainless para mas smooth. Then, yun lang. Pinatang ko lang ng orange drop capacitor. Ang gamit ko ay, alam ko, under siya ng Dunlop, eh. Horizon Devices na 1058. 1058. Nakaset siya for drop B. Ang pinakang pinatang ko lang sa kanya, capacitor at saka fret wire. Okay. Pedals ko ay pumula dito sa kaliwa. Itong Oceanic Reverb ng Nox. Analog delay ng Joyo. Mahilig ko sa analog, eh, sa tunog ng analog. Tremolo. Joyo din ito. Latkey lang yung nakapangalan. Tapos Coco Phaser, Tway Note na chorus. Ano gustuhan ko dito sa chorus na to, hindi siya yung sobrang tapang. Mild lang yung pagka-chorus niya, eh. Kaya kahit mag-distortion ako, okay lang yung tunog niya. Ito, Noise Gate, Joyo din. V-Tone GDI-21 ng Behringer. Amp sim siya. Balik loan to ng Sansamp. Okay. Ito roll boost para pag maglilid, lilitaw siya ng konti. Ang overdrive ko naman ay ultimate drive. Joyo din, clone siya ng OCD full tone. Wah pedal, Joyo. Volume wah. Ito, gawa ng Stamp Machines. Pinoy made to. Okay. Zenith preamp. Pwede siya sa front, pwede rin sa FX loop. Okay. Dito sa kanta natin na Serpentine, ito, itong Zenith preamp. Ito, ginamit mo. Okay. Walang stack, hindi ka nag-stack ng overdrive. O, yan lang. Ito lang mismo. Ano kasi to, eh. Parang 2-in-1 pedal na to, eh. Okay. Ito yung tunog niya. Para siyang yung pedal ni Tosin Abasi. Okay. Ang animal sa sleeve. Dry lang siya, dry. Dry lang siya. Hindi siya tight. Pero pag binut siya, ito yung nagustuhan ko sa ano, eh. Dito sa Zenith preamp na to. Pag binust ko siya nito, ito tunog niya. Pag binust, tatayin na siya. Okay. Tapos matami siyang option. Pwede yung naka-grind, yung boost niya. Normal lang siya. Okay. Pwede mo rin siyang patunogin na pang variety. Okay. Pero ito talaga yung gusto ko, yung type. So, anong ginagamit mong pedal board? Ano to? Custom made, DIY, o ano? DIY to. DIY, okay. Aluminum lang. Aluminum. Mm. Ang power supply mo? Ang power supply ko ay... Naka-chain. May wireless ka rin, o... Meron din, naka-line. Line, mas buo kasi ang tunog ng naka-line. Anong gamit mong pick? Bale,
yung dito sa kanta na to. Anong ginagamit? Ang gamit ko ng pick ay signature pick ni John Petrucci. Okay, pares tayo. Ano siya, yung... Dunlop? Dunlop. Dunlop. Pero ito pa, yung iba kong mga gamit sa pick. Magkakaiba siya ng sukat eh. Okay. Horizon Devices din. Okay. Merong Just 3, Dunlop, flow pick na manifest, at yung makakapal. Ito yung pinamakapal kong flow pick. Sige. Yeah. Usually ba nagpe-pre-trap ka o para lang dito sa kanta na to? Pag metal. Ang metal? Custom made o ano? Hindi ko tanda ang brand dito eh. Saan mo nabili? Sa Guitar Pusher. Guitar Pusher, okay. Number one fan. Okay. Number one customer. Number one customer, yeah, okay. Dream Theater talaga. Yung sa technicalities ng tugtog nila, kung paano sila magpatunog, gumawa ng kanta. Andun dati, minahanap po. Kahit ngayon, ito yung setup ko na to, ang pinit... pinipilit ko pa rin mahabol yung tone ni ano eh, na nga yung kumbaga eh, ano bang tawag kay Petrucci ngayon ng mga gitarista? Jesus Christ! Napakalawak ng isip niya kung sa music. Hindi lang sa music eh, pati sa ganito. O John Petrucci. Okay. Galing niya. Anong pinakang gusto mong ginagawa or anong style ni Petrucci ang na-adapt mo? Ang in-adapt ko lang sa kanya kasi may kanya-kanya naman tayong style eh. Ang inadapt ko sa kanya, yung pagpapatdog niya ng melodic niya na solos. At saka yung mga magbibilis, yung style ng picking niya. Yan. Okay. Ah, ito. Sila ang idol ko, Dream Theater. Okay. Pero ang gusto kong masession din talaga dito, isa to sa mga roots ko eh. Hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Slapshot. Pero Slapshot. Kay Lian. Gusto ko pati yung tone niya. Yung tone niya, okay. Oo, maganda nga, maganda yung tone niya. Malinis. Malinis, okay. Ano siya eh, yung... Nung pinakinggan ko yun, stress ako nun eh. Stress. Unang pakinig ko dyan. Bago natin yung collab ah. Okay, yes. So, yun ang pagkapakinig ko sa kanya eh. Iba yung mood eh. Kasi sa atin, di ba, as a musician, pag makapakinig ka ng kanta, mag-iba ang mood mo eh. Depende sa... ibig iparating ng kanta. Nakaka-inspire siya eh. Namumove ako. In a way na hindi yung aggressive. Parang inspired ba? Ganon. Okay. Sample natin sa pag-jogging. Parang pagod ka na mag-jogging. Ganon. Uh-huh. Pag napahinggan mo ito, bigla ang gaganahan. Oh, okay. Yun, okay. Yun parang, ang dating sa akin yun eh. Parang juice. Nagkaka-juice ka. Yan okay. Na. Mas gusto ko talaga ang instrumental. Kasi mas na-express ko o natin, mga gitarista, yung sarili natin. Malaya ka. Kung anong gusto mong gawin doon sa kanta, ilagay mo lang. Okay. Ganun. No boundaries. So, anong favorite mong instrumental na song? Madami. Pero kay Petrucci. Kay Petrucci din. Glasgow Peace. Glasgow Peace. Okay. Okay. Mabilis nga yun. Malupit yun. Yun ang pinaka-favorito. Bale, doon nila makikita yung ano, kumbaga yung mismong ako. So ito pinaka magiging debut mo as instrumental musician. So anong expect nila dun sa mga licks na nilagay mo? Shred o mabilis ba o melodic ba or ano? Pasok yan sa shred eh. Okay. So mag-expect sila ng mga shred, so mga mararaming nota. Yeah na. Okay. Nakaka-excite kasi. Okay. Ang sarap lapatan. Yeah, yeah, no. Yeah, so yun ang expect ng mga nat hindi mga melodic, mga bluesy ba? Hindi. Yeah. May konti. Abangan na lang nila 'yon. Abangan na lang. Marirelease ng February 2, pwede nilang mapakinggan yun sa iTunes, Spotify, YouTube, meron na ba tayo doon? Mag-YouTube yeah, Music. YouTube, meron na rin. At saka sa page namin. Yeah. Ralph Morales Music and Grimora Music. Pwede nila akong hanapin sa Spotify, Grimora Music. Yun na rin naman ang pangalan ko eh. Sa Facebook, Grimora Music din ang pangalan. And sa YouTube. Instagram, meron din, Grimora Music. Grimora Music. Okay, hindi nila mo ikita. Okay. Anong aabangan namin sa'yo maliban dito sa kanta na lalabas natin? Ano yan? Siguro more on, hindi naman siya yung shreddy na kanta. Hmm. Balak kasi mag-melodic eh. Okay. Okay, so abangan namin yan. So si Grimora Music featuring sa Serpentine.
Ralph Morales featuring Remora. Release nito ay February 2, Thursday. So Thursday, re-release yun ng saktong alas 12 ng madaling araw. Pwede nyo nang i-play sa Spotify. So, inaanyayahan namin kayo naman makinig sa Spotify. Okay, o pag wala kayo Spotify, pwede sa YouTube Music. O kaya pwede rin sa... Sige. So, Grimora Music. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa panonood mo. Sana nagustuhan mo yung video. Huwag mo kakalimutan na mag-like at i-subscribe yung channel. Thank you.